Addict sa cellphone. Etong addict sa cellphone, kasali tayo dito. Kasi marami sa atin ngayon na addict sa cellphone. Paano natin ito maiwasan? Yan ang hanapan natin ng solusyon kung paano. Dahil tayo, damay din tayo dito sa addict sa cellphone. Pero syempre, bago natin pag-usapan kung paano maiwasan ang addict sa cellphone, huwag kalimutan, i-click ang notification bell sa baba kung hindi ka pa subscribe para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Subscribe na! Addict sa cellphone. Paano natin ito maiwasan? Dahil halos talaga lahat ngayon, kasali tayo dito, pati yung mga anak natin ay talagang addict sa cellphone. Ano ang mga palatandaan na ito ay addict na? Siyempre, ibase natin sa ating sarili kasi tayo, alam natin na addict na rin tayo sa cellphone. Ito, yung mga palatandaan o palatandaan na tayo or ang mga anak natin ay addict na sa cellphone. Na tayo or ang mga anak natin ay balisa parate. Kasi hawak-hawak ang cellphone bago matulog. Kahit nakahiga na sa higaan, hawak-hawak pa rin ang cellphone. Hanggang sa makatulog na lang sa kaka-cellphone o sa kaka-text dyan sa cellphone na yan. Makakatulog na lang hanggang paggising hawak ang cellphone. Bago matulog, cellphone. Pagkagising, cellphone na naman. Kaya yan yung mga palatandaan na addict na talaga sa cellphone. Kaya balisa pag hindi nakapag-cellphone. Kaya bago natulog, hawak ang cellphone. Paggising, puro cellphone. Wala nang ginagawa maghapon kung hindi puro na lang cellphone. Kaya balisa siya pag wala ang cellphone na hawak niya. Talagang addict na talaga sa cellphone. Yan yung mga palatandaan, talaga grabe. Halos talaga lahat ngayon, ganito ang nangyayari. Ito pa yung isang palatandaan na talagang addict na sa cellphone. Kahit saan magpunta, dala-dala ang cellphone. Kahit magpunta lang sa banyo, bit-bit ang cellphone. Halimbawa, maliligo o kaya maglalaba, andoon ang cellphone katabi. Hindi mabitaw-bitawan, talagang dala-dala ang cellphone. Kahit saan magpunta, Diyos ko, ang cellphone nandyan, hawak-hawak. Talagang addict na talaga sa cellphone kasi kahit maligo, kahit anong gagawin, bit-bit ang cellphone, hindi mabitaw-bitawan. Yan yung mga palatandaan. Di na magawa ang mga gawaing bahay. Talaga, apektado kahit ang mga gawaing bahay, hindi na nagagawa. Imbis na schedule na maglinis, hindi na makapaglinis ng maayos, dali-dali na o bara-bara na ang paglilinis dahil sa cellphone. Pag nagluluto, Diyos ko, sa kaka-cellphone, minsan ang mga sinaing nasusunog na dahil sa cellphone. Nakakalimutan na may nakasalang na niluluto dahil sa cellphone. Kaya lahat ng mga gawain, apektado. Hindi na makapaglinis ng maayos, di na makapaglaba dahil dyan sa cellphone. Puro na lang cellphone, puro cellphone. Nagsasalita si Mama Cherry kasi kahit si Mama Cherry, addict na rin sa cellphone. Ito pa yung isang palatandaan. Ito matindi. Kahit na halimbawa alis tayo, kasama yung mga anak natin, syempre family bonding ha, halimbawa. Imbis na mag-family bonding kayo, habang lumalabas kayo, o kaya halimbawa may bisita tayo, may kasama tayo sa bahay, may bisita, hindi na na-entertain. Lalo ni mga anak natin, kanya-kanya na sa kwarto, nagkukulong, hindi na, wala na silang pakialam kung sino yung bisita o kung halimbawa aalis man, mag-outing kayo o mag-banding kayo, puro pa rin cellphone. Hindi mo na halos makausap, imbis na mag-banding kayo, hindi mo na halos makausap kasi puro na lang cellphone. Hindi mo na siya makakausap ng matino. Pag may bisita, nagkukulong sa kwarto, hindi mo na makakausap, hindi haharap sa bisita kasi puro cellphone. Diyos ko, yan yung mga palatandaan na addict na talaga sa cellphone. Ano ang epekto nito sa atin? Ano ang epekto ng addict tayo sa cellphone? Ang epekto nito ay talagang mahirap din siya pag naapektuhan or naapektuhan tayo.
Kasi sa kaka-cellphone natin, tutok yung mata natin sa cellphone. Hindi na natin, ang mata nakatutok na lang sa cellphone. Ano mangyayari? Yung mata natin, doon na mag-umpisa na masisira yung mata natin. Lalabo ang mata natin dahil sa kaka-cellphone. Kasi yung radiation ng cellphone, talaga, matindi din yan. Akala natin okay lang. Obserbahan nyo sarili nyo. Kung puro ka na lang cellphone, nakatitig ka parati sa cellphone, pag tumingin ka sa labas, iba ang paningin mo, iba ang tanaw mo, kasi parang nagbabago dahil yan ang epekto sa kaka-cellphone natin. Talagang apektado ang mata kasi puro na lang cellphone, nakatitig yung mata natin sa cellphone. Isa yan sa epekto ng kaka-cellphone natin. At saka ito pa yung isa, sa kaka-cellphone, sa kaka-dot-dot doon sa cellphone, ayan, puro ganyan, mananakit na yung kamay natin. Kasi puro lang, oh, diba? Ano nangyayari? Yung mga kamay natin, yung mga daliri natin, halos hindi naman, no, kasi puro na lang ano sa cellphone. Kaya napupunpun na yung mga daliri natin sa kaka-text, sa kakalaro, or kung ano man yung ginagawa sa cellphone. Kaya mananakit ang mga kamay natin dyan. At saka hindi lang yung kamay ang mananakit, kundi pati yung liig natin. Kasi kung nasobrahan na tayo sa cellphone, nakakasama talaga sa katawan. Oo, may libangan tayo. May libangan tayo, pampalipas oras. Kaya lang, ang nangyayari, hindi na pampalipas oras kung hindi bisyo na. Bisyo na ang pagsiselfone. Kaya nga sabi ko sa anak ko dati, yung pagkagaya nitong ginagawa natin ngayon, na nagbablog tayo, nagbivideos tayo parate, maghapon na lang halos tayo, kasi nga wala tayong ginagawa, maghapon na lang tayo nakatutok sa cellphone. Tayo na nagyo-YouTube, aaminin man natin o hindi, talagang totoo. Dati, nagagali tayo sa ating mga anak na puro na lang cellphone. Pag nakita natin ang ating anak, pag tinatawag, hindi natin, o hindi nakikinig sa atin, kasi puro cellphone, nagagalit tayo. Pero ngayon, aaminin man natin o hindi, pati tayo na nagyo-YouTube, aaminin man natin o hindi, pero totoo, nakatutok na rin tayo sa cellphone. Kasi kahit ako, aaminin ko sa sarili ko na ako, unti-unti na rin talagang na-addict sa cellphone kasi puro na lang talaga dot-dot sa kabay, nagmo-monitor sa ginagawa natin. Apektado talaga ang mata natin at saka yung kamay. Yun yung mga epekto. Hindi lang yun, siyempre yung radiation, sigurado yan. Sa ngayon, oo, libangan lang. Pero unti-unting naging bisyo. Kaya dati, nagagalit tayo sa ating mga anak. Ngayon, unti-unti na rin tayong napapagalitan ng mga anak natin. Dati, si Mama Cherry, pag uras ng pagkain, tinatawag yung mga anak ko, kainan na, nagagalit ako kasi antagal pumunta sa hapagkainan para kumain. Pero ngayon, si Mama Cherry naman ang tinatawag ng mga anak. Sabi ng mga anak ko, Mama, kanina ka pa puro cellphone, mamaya na yung kumain ka na. O diba, nabaliktad na. Kaya napansin ko talaga, hindi rin maganda ang puro na lang tayo cellphone. Kasi napapansin, kahit kayo siguro napapansin nyo sa sarili nyo, na ang mga gawain natin sa bahay ay unti-unti na rin siyang nagbago. Kasi puro na lang tayo dot-dot sa cellphone. Hindi lang ang mga anak natin ang naging addict sa pagsi-cellphone, kundi pati tayo. Kaya paano natin ito maiwasan? Kailangan nating iwasan. Kailangan nating medyo bawasan. Okay lang na magse-cellphone tayo, pero yung pagiging addict natin, kung pwede, bawas-bawasan na natin. So, paano natin ito maiwasan na hindi na tayo magiging addict sa cellphone? Madali lang siya. Oo, madali lang. Sa umpisa, syempre, mahirap kasi mag-a-adjust tayo, pero tayo na bilang magulang ang dapat mangunguna o dapat ipakita din natin sa ating mga anak na unti-unti rin tayong nag-a-adjust para ang mga anak natin, pati sila magkakaroon na sila ng control sa sarili nila sa pagiging addict sa cellphone. Paano ang gawin at paano maiwasan ang pagiging addict sa cellphone? Ipahinga natin ang paggamit sa cellphone. Kahit sa isang linggo, kahit isang beses, okay na rin yun. Kaysa straight siya na 24 hours halos na 7 days a week gamit ang cellphone. Kahit sa isang linggo, kahit isang araw man lang, magkaroon tayo ng policy sa bahay natin. Sana. Kahit si Mama Cherry, sabi ko, sana. Gawin natin ito. Kahit sa isang linggo, isang beses lang. Malaking tulong ito para maiwasan ang pagiging addict natin sa cellphone. Umpisahan natin sa atin. Ipakita natin sa ating mga anak na kahit sa isang linggo, isang beses lang. Kahit isang araw sa isang linggo.
para mabawas-bawasan ang pagiging addict sa cellphone. Malaking tulong po yan. Unti-unti, kahit sa isang linggo, isang araw lang sa isang linggo, ito pa yung isa, magkaroon tayo ng limit sa oras. Halimbawa kahit sa gabi, kasi minsan hindi na natin talaga, di ba? Kahit tayo, nakakatulog tayo, hawak natin ang cellphone dahil sa ginagawa natin. Ito yung isa pa para maiwasan ang pagiging addict at unti-unting mabawasan kasi syempre hindi yan agad-agad. Ito yung isa pa, nagbigay kong tip, yung sa gabi, magkaroon tayo ng curfew. Di ba ngayon mayroon tayong curfew dahil sa panahon, magkaroon din tayo ng curfew sa cellphone. Halimbawa, alas 10 na ng gabi, tanggalin na natin ang cellphone. Sabihin na, gawa tayo ng isang maliit na box o kaya lagay, lapag yung lahat ng cellphone dyan para cut na ang paggamit ng cellphone. Kahit si Mama Cherry, subukan ko din ito. Gawin ko to kasi naisip ko talaga na yung pagiging addict sa cellphone, malaki ang epekto talaga nito sa atin. Hindi lang sa paglabo ng mata, hindi lang sa pananakit ng liig at saka sa kamay, kung hindi syempre yung radyasyon ng cellphone. So ito yung paraan kung paano natin maiwasan yung pagiging addict. Yun nga yung once a week, isang araw, sa isang linggo, walang cellphone sa bahay, okay, walang cellphone pag lumabas. At yung isa, yung magkaroon ng curfew sa paggamit ng cellphone. Mag-usap kayo, halimbawa, alas 10, okay, alas 11. Tapos pwedeng anong oras ba ang curfew ngayon sa tao? Di ba ang curfew sa tao, alas 6 hanggang alas 6 ng umaga hanggang, alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. So sana sa cellphone din, umpisahan natin magkaroon ng curfew din sa cellphone. Halimbawa, alas 10 ng gabi, okay, alas 11 ng gabi. O ilagay na natin, alas 12 ng gabi. Hanggang alas 6 ng umaga, o di ba, nakapagpahinga tayo ng maayos, na walang hawak na cellphone, o walang katabing cellphone. Malaking tulong po yan, o para maiwasan ang pagiging addict sa cellphone. Ito pa yung isa, para maiwasan, kung halimbawa, aalis man tayo, kasama ang pamilya, may bonding kayo, mag-usap tayo na kung pwede pag umalis tayo, walang cellphone. Para may communication kayo sa bawat isa habang lumalabas kayo, kasi nga may family bonding kayo, usap kayo bago tayo umalis, ang cellphone naka-silent o kaya ang cellphone pag sama-samahin sa bag. Ilagay natin sa isang bag yung cellphone natin lahat. Silent lahat, ilagay natin sa bag. Para pag alis natin, bonding muna tayo lahat. Pag uwi na, pwede na mag-cellphone. Habang nagbabanding tayo, walang cellphone. Subukan natin gawin. Wala namang mawawala. At least pag nasubukan natin, unti-unti, maiwasan ang pagiging addict. Umpisahan natin sa ating sarili. Kasi kahit si Mama Cherry, aaminin ko, unti-unti na rin akong naging addict sa cellphone. Mula nung pumasok tayo dito sa ginagawa natin ngayon na pag-vlog na mga videos o yung pag-YouTube natin. Unti-unti tayong naging addict talaga sa cellphone. Kaya umpisahan natin sa ating sarili. At pag nakita ng mga anak natin na ginagawa natin yon, sigurado, susunod ang mga anak natin. Magkaroon tayo ng policy o kunting disiplina tungkol sa paggamit ng cellphone para maiwasan ang addiction. Yun lang po. Sana itong video natin ngayon nakapagbigay ng kunting tulong or kunting tip para po sa atin para mabawasan ang pagiging addict natin sa cellphone. Kasi kahit aminin man natin o hindi, kahit tayong mga magulang ay damay dito. Siyempre, yung mga anak natin para gayahin tayo o sumunod sa agreement niyo sa bahay, sa agreement ng isang pamilya tungkol sa pagiging addict ng cellphone, umpisahan natin bilang mga magulang. Yun lang po. Sana po nagustuhan niyo yung video ni Mama Cherry ngayon tungkol dito sa pinag-usapan natin na addict sa cellphone. Sulat niyo na lang po sa comment section kung meron kayong gustong idagdag na tip tungkol dito sa addict sa cellphone. Kung meron po kayong gustong ipapagawa o gusto niyong meron tayong isa-suggest na content, sulat nyo na rin po dyan sa comment section para meron tayong karagdagan na content o meron tayong karagdagang content o idea para sa susunod na video na gagawin ni Mama Cherry. Thank you po sa pagsubaybay sa channel ni Mama Cherry. Kita-kita po tayo sa susunod na mga videos. Bye-bye!